The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eyes of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, Who then can be saved? Jesus looked at them and said, For men this is impossible, but for God all things are possible. Then Peter said to him in reply, We have given up everything and followed you. What will there be for us? Jesus said to them, Amen, I say to you, that you who have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who have given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive 100 times more and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po. Nung ako po ay bata pa, meron po isang dasal na lagi kong binabasa. Ito po ay nasa headboard ng aming kama. At dahil po nung mga panahon na yon, di pa naman uso mga cellphone, ito po yung isa sa lagi kong nababasa. Di ba po kasi ngayon may cellphone, ano ba ginagawa natin pagising natin? Buksan ng cellphone, tingnan ng oras, tingnan ng ating mga social media accounts. Pero nung panahon po na yon, dahil nga wala naman ako ibang, wala pang cellphone noon, ito po yung lagi kong binabasa na dasal. Sa headboard po kasi namin, mayroong isang dasal na nasa frame. Lagi ko po itong binabasa. Kahit po ito ay lagi kong binabasa, ang problema po talaga, hindi ko po naintindihan. Ito po yung dasal na Prayer for Serenity. Hindi ko po alam kung alam niyo yung Prayer for Serenity. Dahil po nung ako'y bata pa, wala pa sa vocabulary ko yung serenity. Hindi katulad ngayon, mayroon pang milk tea shop na dito nakapangalan. Ang serenity pala ay tungkol po sa kapayapaan. Kaya po ito yung dasal na upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. At hindi ko po alam, ito po pala yung isa sa mga pinakamahalagang dasal sa aking buhay. Mas lalo na po kung ako may pinagdadaanan, o hindi po kaya meron akong kailangan pagdesisyonan, o hindi po kaya kung ito ay meron tayong naguguluhan sa ating isip. Hindi po ba sa ating buhay may mga pagkakataon talaga na tayo nagugulo? At ito po ay baka makatulong din sa inyo. Dahil sa aking buhay, ito po yung isa talaga sa mga pinaka nakatulong sa akin. Pwede nyo naman po itong i-google. Maikli lamang po ito. Ganito po yun. Prayer for Serenity. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Courage to change the things that I can. And wisdom to know the difference. Maikli man po itong panalangin na ito, pero ang totoo po niyan, may tatlong bagay itong hinihingi sa ating Panginoon. Yung una na po yung wisdom, karunungan. Dahil po sa ating buhay, napakahalaga nito, mas lalo na kung tayo ay nagugulo. Ano ba ang kailangan nating malaman? To know the difference. Ang kailangan po natin unang-unang malaman, yung pagkakaiba po ng mga bagay na hawak natin
at mga bagay na hindi natin hawak. Wisdom to know the difference. Dapat po alam natin yan sa ating buhay. Ipinapanalangin po natin yan. Ano may mga bagay na hawak natin? Ano yung mga bagay na hindi natin hawak? Tulad lamang po ng isang ina na lumapit po sa akin, umiiyak siya. Kaya po siya umiiyak dahil nga po yung kanyang anak ay namatay. Namatay sa leukemia. Pero bakit ba siya umiiyak? Kaya po siya umiiyak, humahagulgol. Sabi niyo po sa akin, Father, hindi ko kasi napagaling yung anak ko. Hindi ko napagaling yung anak ko. Eh, hindi naman po siya doktor. Hindi po ba? Kaya po siya humahagulgol. Hindi niya napagaling yung kanyang anak. Eh, hindi naman siya doktor. Kaya ang tinanong ko, ano ba ang sabi ng doktor? Eh, terminal case na nga po. Kaya actually, after lang po na ilang weeks, namatay yung kanyang anak. Pero dito po natin makikita, dapat po talaga natin malaman sa ating buhay, ano ba yung mga bagay na hawak natin at hindi natin hawak? Hindi naman niya hawak yung buhay ng kanyang anak. Hindi naman siya doktor. Hindi niya kayang pagalingin yun. Pero bakit siya humagulgol? Dahil hindi daw niya napagaling yung kanyang anak. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, ito po yung isa sa mga pinakamahalaga. Dahil po malamang, baka tayo stress na stress. May mga bagay tayong gustong gawin. May mga bagay tayong gustong baguhin. Pero pag hindi po natin alam ang pagkakaiba ng mga bagay na hawak natin at yung mga bagay na wala talaga sa ating mga kamay, baka kaya po tayo nai-stress. May mga bagay tayong gustong mangyari, gustong baguhin, pero hindi naman natin talaga hawak. Wala tayong kapangyarihang bagay. Kaya po yung unang dapat nating hilingin, ang karunungan na malaman ano ba talaga yung mga bagay na hawak natin at hindi natin hawak. Kaya po dito sa panalangin ito, yung pangalawang hinihiling po ay yung kapayapaan. Mas lalo na po kung stress na tayo, tulad noong ina na binigay ko po sa inyo, stress niya, gulong-gulo na, sakit na yung kanyang puso. Ang hinihiling po ay kapayapaan. Kapayapaan, bakit? Para dun sa mga bagay na talagang hindi naman natin kayang baguhin. Sa ating pong buhay ba, meron tayong gustong mangyari? Meron ba tayong mga gustong baguhin? Pero pag makita po natin na hindi naman talaga natin hawak ang mga bagay na iyan, ang kailangan po nating hilingin ay ang kapayapaan, serenity. Kapayapaan na matanggap na lang talaga yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Hindi natin kayang po ay kapayapaan. At yung pangatlong hinihiling po ng dasal ay yung courage o lakas ng loob. Dahil nga po sa ating buhay, hindi po ba pag meron tayong kaibigan na may problema, napakagaling nating magbigay ng suggestion, hindi po ba? Pag meron tayong mga kakilala na may problema, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Pero paano na pagdating sa atin? Kung sa atin nangyari na yung mga problemang iyon, di ba, hirap na hirap tayo. Pag sa ibang tao, napakadaling magbigay ng suggestion, ganito lang ang dapat mong gawin. Pero pag yung problema sa atin na nangyari, hindi natin magawa, hindi natin masolusyonan. Pero ang totoo nun, ito yung mga bagay na hawak natin, yung mga problema talaga natin, yung nakabase sa ating sarili. Pero may pagkakataon, pagdating na sa atin, ang hirap ng gawin, ang hirap ng solusyonan. Kaya po sa panalangin ito, ano ang hinihiling? Lakas ng loob, courage. Mas lalo na po sa bagay na tayo dapat ang nagdidesisyon, na tayo dapat ang gumagawa. Ito po ang hinihiling ng dasal. Magkaroon tayo ng lakas ng loob at ng sagayon. Yung mga bagay na talagang kaya naman nating baguhin at tayo dapat ang gumawa nito, magkaroon tayo ng lakas ng loob upang ito ay magawa natin. Mga kapatid, sa ating buhay, marami po talagang pagkakataon tayo ay nagugulo, nai-stress. Pag meron tayong kailangan gawin, mga gustong mabago, baka po makatulong itong dasal na ito para sa bawat isa sa atin. Prayer for serenity. God, grant me the serenity
to accept the things that I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference.